sa ngayon, kabayan, sa dahilang tanyag na at marami ang nag-aalaga ng mga hayop na tulad ng manok sa likas na paraan. Lahat ng klase ng mga manok, likas o native, o yung galing sa ibang bansa, ay inaalagaan na ng maraming nasisiyahan sa pagpaparami at pagpapalaki ng nasabing mga hayop. Ito ay gamit sa pagkainan o kaya'y para sa maliit o malaking negosyo o hanap buhay. Ang paraan ay likas. Nakalalaya sa paligid o kaya'y range ang mga ito. May bahayan lamang natutuluyan ang mga hayop na alaga para sa kanilang pangingitlog kung sakaling manok o pato o kaya'y sa paghapon, wika nga. Pati na ang pagkain ay may halong likas o yaong nakukuha sa lupa at sa kapaligiran. May dagdag nga lamang na feeds o pagkain commercial upang mapadali ang paglaki o pagdami ng mga ito. Range chicken, kabayan, dito po sa ating mga talakayin. Anong klaseng manok ito? Black astrolog po. Black astrolog, pano ho? Ito ba dito nyo na pinarami, pinalaki o kinuha nyo sa ibang lugar? Kinuha po to sa ibang lugar po, pero dito namin pinarami po. Pinarami nyo na at nakapagparami naman kayo? Opo. Mga, sa palagay mo, mga ilan itong nakikita kong ganun to? Ano to, mga breeder ba ito o mga palaki? Mga layer po. Layer talaga, breeder to. Yung mga palakihin natin, yung mga nakita ko sa may dinaanan ko, no? Opo. Okay. Romel, ito ba natural na itim ang kulay? Opo, itim po. Itim talaga. Pagkatapos, yung itlog niya, ito ba yung nangingitlog ng pula ang balat? Hindi, puti. Hindi po, puti po. Puti rin. Okay. Ang black astrolorp, tinawag na black kasi itim, ano ha? Okay. Ang mga ilang itlogan na ibibigay niya? Sa isang araw po, isang beses lang talaga po mangitlog ang manok. Hanggang kailan siya medyo maganda ang pangingitlog? Mga isa't kalahati po, isang taon't kalahati. Isang taon at kalahati siguro, pwedeng mga 18 months, ano? O 18 months, aba okay ha, 18 months. Pagkatapos, kailan siya bumababa na ang produksyon? Mga ano na po, mga dalawang taon. Wala na? Oo, bababa, medyo bababa na yung... Bababa na? Opo. Range chicken, kabayan, sa maayos na kapaligiran sa mga nag-aalaga at sa kalusugan ng tao at hayop. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, napag-uusapan ang mga likas na paraan sa pag-aalaga
Kahit na ang mga imported na lahi pwedeng pakawalan at hayaang manatili sa labas ng kanilang bahayan. Ito ang kanilang likas na buhay na kalalaya sa kanilang kapaligiran. Mamaya kabayan, kasama na rin ang mga payo at kaalaman sa pag-aalaga ng baboy mula sa mga breeder farm ukol sa mga matataas na lahi ng mga ito. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with smiling pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Sa ngayon kabayan, sapagkat nagiging tanyag na ang pag-aalaga ng mga hayop sa likas na paraan, nakalalaya ang mga ito. Naka-range, wika nga, upang anang mga dalubhasa ay maibalik ang mga ito sa kanilang natural habitat o kalagayan sa buhay. Pati na ang imported o yaong puting baboy ay nailalagay na rin sa ganitong paraan ng pag-aalaga. Kabayan, dapat nating isaisip na ang mga hayop na tulad ng baboy ay higit na maayos sa paglaki kung sila ay nakagala sa kapaligiran. Sa Pilipinas, ang mga hayop nating likas o native ay sanay na sa ganitong paraan ng pag-aalaga at pamumuhay. Subalit, ang mga ipinasok na uri ay kailangan pa rin sanayin. Sa pinanggalingan ng mga ito, itinuturing silang likas o native. Maayos ding igala o ilabas sa mga bahayan. Kung kaya't payo ng mga dalubhasa na ang mga alaga natin ay pwede ring ilabas o sanayin ng paminsan-minsan upang maging malaya sa pagkilos ang mga ito. Natutuwa ako pag 5 o'clock ho, nagpapagutom eh. Ikuto ng ikot, takbuhan ng takbuhan, muusok ho yung ipa. Ngayon dito, pag umuulan naman, natutuwa naman ako. Parang mga bata naglalaro. Hindi sila, hindi sila stressful ang buhay? No? Hindi po. Kahapon ang puputi niyan eh. Naligo sa ulan. At kung pag-uusapan ang mga matataas na uri ng baboy na maaaring alagaan sa maayos na paraan, likas man o nasa bahayan, narito ang ilang kaalaman mula sa mga breeder farm. Pag kinross mo yun sa mga F1 mo, yung mga anak nila, mas matitibay pa. Ikarga mo sa mga jeep ng biyahero. Hindi ka basta-basta namamatayan. Ibig sabihin, yung mga pit train na nabibili noon pa, mahina na talaga ang kanilang pangangatawan sa ganyang klaseng kondisyon. Oo, mga stress carrier eh. At saka, because stress positive sila o stress carrier sila, yung laman, pale, maputla. Ganun? Pero since ito, mga stress negative na to, yung laman ito, mapupula din. Paano, well, just to give us an idea, ano ang ginagawa nilang testing dito pagsubok sa ibang bansa? Kinukuha na ng dugo. From the blood, makikita nila kung stress carrier, stress positive, or stress negative. And sa sinabi mo, paano natin nagiging nakukonvert sila into stress negative? Well, actually, ito custom-made to eh. Ang in-order ko lang talaga, stress negative lines. Meaning to say, bago nila binireed yung mga inahin doon, kinuha na ng dugo, lahat ng stress negative lines,
yun lang ang brinid nila para sa akin. Ito yung first batch nila. Ibig sabihin, nakikita lang sa dugo kung stress negative. Oo, sa dugo makikita yun. Ano ang makikita natin? Kunyari, para bigyan mo kami ng paliwanag. Masyadong scientific yun eh, pero sila may testing kit doon. From there, makikita mo lang kung stress negative yung baboy, o stress carrier, o stress positive. Hindi yung gugulating, hoy! Hindi ganun. Scientifically done. Oo, scientific. Scientific. Sa dugo lang nakikita. Sa dugo lang nakikita. Kabayan, darating ang panahon na marami na rin ang mahihikayat na pumasok sa pag-aalaga ng baboy o manok o iba pang hayop sa likas na paraan upang maging maayos, madali o magaang na gawin at makatutulong pang mabawasan ang gastusin sa pag-aalaga. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung pulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, BIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, antabay po kayo sa ating mga kasagutan sa mga tanong at hiling sa ating programa, Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with smiling pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, patuloy po tayo sa ating pagtatanghal sa araw na ito. Sagutin po natin ang ilang tanong at kahilingan mula kina Johnny Martel ng Maynila. Ang tungkol sa naipakita nating uri ng mga mani o peanuts na mabilis na paramihin at malalaking uri. Ang mga ito, kabayan, ay pwede ninyong ipagtanong sa BPI sa San Andres, Maynila. Ang mga naipalabas po namin ay sa lalawigan po ng Isabela sa kanilang experimental station doon. Ipagtanong din po sa UPLB sa Laguna kung may pagsusubok po silang ginagawa tungkol sa mani. Sa BPI, sa Los Baños din po, kabayan. Yun namang sa cacao seedlings, nabalitaan po namin, kabayan, na
may makukuha po kayo sa Tiaong Experimental Station sa Barangay Lagalag. Subalit, hindi po available sa ngayon. At ito po ay makukuha pa sa buwan ng Marso. Ubus na po ang kanilang stock sa kasalukuyan. Ang ukol naman sa soybeans kabayan, doon din po sa Isabela namin nakunan ang mga pananim na matataas ang uri. At ang tanong at hiling naman ukol sa lovebirds kabayan, mula kay Jean Reyes ng Caloocan. May mga nakuha po kaming kaalaman mula po sa mga nakaugnay namin noon na nag-aalaga ng lovebirds. Narito ang ilang kaalaman. Ang pagpakain nito, kung gusto mo sa umaga ka magpapakain, kinabukasan na uli ng umaga. Bakit doon sa mga lovebirds na nakikita ko, nilalagyan nila ng prutas o ng saging man lamang? Yung mga saging, yung mga parot. Ito, hindi nyo binibigyan nito? Ito, kumakain din ito ng saging eh. Hindi ko lang pinapanay. Hindi ko lang pinapanay ang pagbigay nito dahil hindi, ano, tsaka marumi yung malangaw. Kaya ano, ang ano, paminsan-minsan, sa linggo, mga dalawang beses kumain ng mansanas, saka... Mansanas, ha? Sitaw. Kaya ano, kaya... Dahil inuman inasa sa klase la ang nang nag-aalaga. Dahil ang gusto ko, dahil yan ay hayop, hindi lahat ng hayop nakahihingi katulad ng tao. Kaya kung anong kinakain ko at binigay ko sa kanya at kakanin niya, bibigay mo na. Bibigay ko sa kanya. Hindi naman araw-araw, kundi paminsan-minsan. Yung pagkain nila talaga, yung roll oats at saka sunflower at yung bird shit. Kabayan, sa mga susunod na pagtatanghal, isasama po namin ang address at contact numbers ng mga nag-aalaga po ng lovebirds. Q&A, kabayan, mula sa palatuntunan, Ating Alamin. Flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga demonstration sa GSK pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
kabayan, kung naghahanap kayo ng mga proyektong pwedeng maayos na pagkakitaan na mangangailangan lamang ng maliit na puhunan at madaling matutunan, attend po kayo sa mga Piling Livelihood Seminars mula po sa GSK ng Ating Alamin. Palagian po kaming may sinasagawang seminar na pwede po ninyong salihan, kabayan. Tawag lamang po kayo sa Ating Alamin upang malaman ang detalye ukol dito. Bueno, narito po ang halimbawa ng mga seminar na pinamamahalaan po ng Ating Palatuntunan sa GSK. Alam po ninyo, kabayan, kung tutuusin, hindi tayo dapat na mahirapan sa kung ano ang maaaring makatulong sa atin para magkaroon tayo ng hanap buhay, ikabubuhay po, at pangsagot sa ating mga pangangailangan. Ito po ang layunin ng mga seminar na pinangangasiwaan ng Ating Alamin. Sa maliit na puhunan, pwede po kayong magkaroon ng hanap buhay o kaya'y negosyo. Kailangan lamang, sabi nga, sipag at tiyaga. Ang mga kaalaman po ay makukuha po natin sa mga seminar na ating naisasagawa. Halimbawa, sa ating pong mga ipakikita sa araw na ito. GSK Kabayan, Gabayan sa Kabuhayan. Mamaya, kabayan, muli po nating babalikan ang ilang palitan ng kaalaman ukol sa pag-aalaga ng baboy sa maayos at malinis na paraan, sa pakaing Feed Pro at sa paraang PIGS. Pulong-pulong pangkabuhayan pagkalipas lamang ng Ating Alamin, Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal.
manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Itong mga nakalipas na linggo, kabayan, ay nakatanggap po ang ating palatuntunan ng ilang kahilingan mula po sa mga kababayan natin sa Camarines Norte. At nahiling na kung maaari ay makabalik tayo sa ilang bayan katulad po ng naganap na event sa bayan po ng Daet at Labo. Marami pa din anila ang nais na makakuha ng mga kaalaman ukol sa mga napag-usapan sa mga nasabing bayan. Okay kabayan, tungkol po dito, isasangguni po natin ang inyong request sa pamunuan ng Feed Pro. Nang sa ganon po kabayan, makabalik po kami sa iba pang mga bayan sa Camarines Norte. Bueno, para po doon sa mga kahilingan, narito ang ilang napag-usapan sa nasabing event sa mga bayang dinalaw ng Ating Alamin at Feed Pro sa Camarines Norte. Kasi ka Jerry, dati po ako, technician pa lang po ako, mayroon na ako sa backyard namin ng piggery. So, kami po nakatira sa isang subdivision. Kaya lang, nung may mga bahay na sa likod namin, pinag-stop po na kasi kumbaga po ay baka ireklamo ako. Uh-huh. Ngayon yung nakita ko yung presentation niya at saka yung isang sample niya na nasa subdivision sa Tondo, Manila. Na nasa loob ng subdivision, parang naiikayat na naman ako na i-revive ko yung aking project. Pero hindi naaalis yung pangamba ko na baka sakaling may mangamoy. So, ito try ko na lang yung pinag-present niya, yung sistema, para maikayat ko din yung mga katabi namin na mag-produce din ng ganun na project. Saan po kayong subdivision? Dito po, sa may LTO, sa San Gregorio Village. Okay, so mag-aalaga na kayo. Ituloy niyo na, ha? Opo, kasi nag-information dissemination kami ng mga programang ganyan. Ay mahirap magparasalita kung wala kang nakikita mismo sa iyong walang preba. Ito si is to believe. Yes. Puro salita, walang gawa. Di ba? Yan. Kayo hindi. Gawa ng gawa para wala ng salita. Okay, thank you po, Aling Telma. Yan. Sa mga naghahanap po ng Feed Pro products, available tayo kay Eagles, yan po sa Daet din. Tapos po doon sa may barangay Alawihaw, mayroon din po kaming magsisimula ng dealership. So pwede din po kayo maghanap doon sa speed yun ma'am. General merchandise po, meron po tayo doon. Tapos po sa part ng Basod, mayroon din po tayo doon kay Farmers. Dito po sa sentro ng Daet, meron ba kayong outlet diyan? Kay Pacifica Agribet po, mayroon po tayo dyan. Pacifica. Opo, sa may GP Mental. Ilan ba ang outlet dito sa sakop mo sa Camarines Norte? Sa ngayon, boss, nasa na siya? Nasa lima na. So,
siguro po madadagdagan pa yan para mabigyan ng kasagutan yung kakulangan ng produkto ng feed. Alam po ninyo kabayan, napag-uusapan po ang PIGS. Nasabi po namin ilang beses na na iba't ibang mga paraan ang pwede po ninyong isagawa bukod po sa sahig na ipa o rice hull. Pwede rin po kayong gumamit payo po ng ating alamin at iba pang mga alagaan ng baboy na ang sahig ay bakal o plastic mating. At sa ilalim po ay may tubig para hindi mangamoy ang dumi ng baboy. Palagian din pong papalitan ang tubig na nabanggit. Pareho ding may paliguan po ang ating mga alaga. Extension Service Kabayan, mula sa ating palatuntunan, ating alamin, hatid sa inyo ng Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, sa hinabahaba po ng panahon na isinasagawa po natin ang ating palatuntunan ng ating alamin, nakasusumpong po tayo at nakadadayo sa ating pong mga kababayang nagiging sentro-punto ng ating mga talakayin at pinag-uusapan sa ating palatuntunan ng ating alamin. Ito po ay may kaugnayan sa kanilang pananagumpay sa mga proyektong kanilang pinapasukan sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan. Kagaya halimbawa ng ating piling-piling kabayan sa araw na ito sa ating palatuntunan mula po sa lalawigan ng Quezon sa bayan po ng Candelaria. Isa pong model farmer na dinayo ng ating palatuntunan. Pamarisan po ninyo kabayan at kayo po ay makikinabang pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with smiling pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Engineer, nabalitaan po namin na siyempre this would define your status po. At nasabi nga, engineer po kayo. Pero bakit kayo napasok sa larangan po ng pananakahan? Ganito po ang nangyari nito, Kuya Jerry. Ako po ay isang civil engineer. Nakapagtrabaho rin po ako minsan sa isang malaking company.
Pero nung dumating po yung punto na nag-asawa ako, ang napangasawa ko po ay isang OFW. So nung nag-anap po kami ng isang babae, ninais po niya na magmungkahi sa akin na wag na po ako magtrabaho bilang isang inhinyera. Alagaan na lang po namin yung aming anak. So from there po, hindi naman po ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Nag-ano rin po ako, nag-butik po ako sa Green Hills for 10 years. Naiwan po yung magulang ko sa Mindanao, which is na ako rin din po ang nag-iisang anak. So from there, nagkasakit po sila at saka nagkaroon po ng isang trahedya na kung saan po muntik na po silang masawi, silang mag-asawa. So sila ay kinuha ko po, dinala ko po dito sa Maynila. Noong naandito naman po sa Maynila, hindi naman po pinalad na rin yung mother ko, hindi nagtagal. So di yung father ko na lang po ang naiwan. So ayaw ko na po siyang pabalikin sa Mindanao kahit may sakahan kami doon. Sabi ko dito na lang po sa Luzon at meron naman kaming maliit na konting lupa na kung saan pwede kami magstay at mag-farming. Kinuha ko po yung parents ko, tapos yung father ko po, dito na po nagstay rin sa dito sa Candelaria kasi hindi po niya 40 po yung magstay sa city life. Hindi po siya doon na naaangkop daw. So nagpunta po siya dito mag-isa sa Candelaria. Tapos ito po talagang farm namin, puro nyog lang po talaga at saka puro gubat. So from there, since na ang father ko po ay napakasipag at doon po siya nag-umpisa ng yung mga laglag ng nyog, itinatanim po niya ulit, tapos nagtatanim po siya ng iba't ibang mga prutas at saka po ng saging. So from there, after a year or 2 years, kumikita na po yung father ko sa doon sa kanyang mga itinanim. Tapos ito pong 2013 po since sa katandaan na rin po siguro, pumanaw na po ang father ko. Wala na pong mag-aabyad po nitong aming munting sakahan. So, since naman po ayaw akong papagtrabahuhin po ng asawa ko sa opisina, or ayaw na rin ako papag-negosyohin, so, ninais ko na rin po na, sabi ko, bakit hindi ko ipagpatuloy yung legacy ng tatay ko bilang isang farmer? At saka, kasi tuwing dadalaw po ako sa kanya, na nakakaramdam po ako ng ibang kasiyahan. Kasi nafe-feel ko po yung passion niya. Tapos yung maaliwalas ang kapaligiran, malinis ang hangin, nakakakain po kami ng sariwang prutas, sariwang gulay. Sabi ko parang ito ata ang life na gusto ko. Sabi ko bakit ako mag-i-stay sa city na kung saan ayaw naman din ako papagtrabahuhin. Bakit hindi ko igugol yung panahon ko dito sa farm at pagyamanin ko yung naiwan ng father ko. Okay, aside from the fruits that you have already yung benefiting from pinakikinabangan na po ninyo, ang fruits of your labor ay nagbigay po sa inyo ng pagkakataon na kayo po ay mapiling outstanding farmer ng inyong lalawigan, ng inyong rehiyon, pagkatapos ng buong bansa. Paano po kayo pinili ng mga inampalan para makilala po kayo ng nasabing pangkatin sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan? Bali, ako po ay nakakasama ko po si Doktora Flomel Kagikla Alilio dito po sa Provet po ng Quezon Provet. Sinabihan po niya ako na Edel, pwede bang gusto mo ba isali kita sa Gawad Saka? Kasi nakikita ko yung mga ginagawa mo. Maraming nagfa-farm tour, maraming mga naglalakbay-aral, galing po sa iba't ibang lalawigan, iba't ibang bayan. Tapos nakikita niya yung passion ko sa livestock. Sila po yung nasa Quezon Provet, nasa livestock sila. So, nanyayahan po niya ako na kung pwede nila ako isali. Tapos, in-endorse po niya ako sa kanyang staff, kay Ma'am Belia Kisao Castro, with her two green ladies, si Jody at saka si Malu. Sila po ang nag-asikaso po lahat ng mga papers ko. Since naman na
Yung sa, ika nga, kung sa ano, hindi ko naman po talaga yung pinag-aralan or hindi ko naman po alam na ganun ang mga protocol. Pero noon pa lang po, nagpapapirma na po ako sa mga bisita ko. Meron na rin akong logbook na kung saan pag may dadalaw sa akin, pinapipirma ko po sa logbook. Tapos po yung mga resibo ko na mga pinagkagastusan ko at saka mga resibo po ng mga pinagbentahan ko, nakaipon po sa isang lalagyan. At may mga bayong-bayong ako. Kada taon may isang bayong na doon nakalagay lahat po yung mga ano po, yung mga resibo ko. So pag may nangailangan po ng ano ng papers para makita kung talagang kumikita o hindi, madali pong na nakikita. So from there na ano nung nagkwentahan kami, yun nga pala talaga pong kumikita pala po ang farm. Through integrated farming. Huwag po kayong magko-concentrate lang sa livestock or sa poultry. Mag-incorporate din po kayo ng ano ng bulayan or high value crops. Ika nga at saka yung mga herbs and spices para po ano siya talaga well integrated. Tapos yung ating mga farm waste po natin, ika nga convert naman po natin into compost at saka pakain po sa vermi. So from there, panibago na naman pong kita. From galing po sa waste, may kita na naman po tayo sa bulate. Tapos meron pa po tayong ating harvest na vermicast na kung saan yun po naman ang pinang-fertilizer po natin sa ating halaman. Okay, sa yan po, sa provincial, sa regional o sa national? Lahat na po yun, sunod-sunod na po yun. Pagka panalo ko po sa provincial, so inilaban naman po ako sa regional. Tapos nung sa regional, nagkaroon po ng evaluation, sinuwerte naman po ang inyong abang lingkod, nanalo na naman po ako sa regional. Tapos, ika nga, inilaban naman po ulit ngayon sa national kung saan buong Pilipinas na po yung naglaban-laban. So from there po, yung mga nagpuntahan po yung mga evaluators dito, nakita po nila yung mga ginagawa ko at saka yung ika nga, set up din po ng farm. From pag-iikot po nila, nakikita po nila yung traces po ng ano ng mga ginagawa ko na mayroong cycle of life within the farm. Which is na ang tema nga po yung National Gawad Saka Awardee through Integrated Farming. Po ng ating mga nakapiling sa palatuntunan ng ating alamin. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Jeronimo nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunan ng pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan ng ating alamin. Pati na po ang farm po ng pamilya Ramos sa Candelaria, Quezon. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.